Election na naman and maraming tao galit online. Well, more so than usual, mawawalan ka na kaibigan or matatawag kang bobo kung kunento mo kanino ka iboto. Nasa salita pa lang, you can't say iboboto without saying bobo. Teka, pero hindi ba Tech Channel yung hardware sugar? Bakit election pinag-uusapan natin? Sa tech kasi, data-driven tayo. We measure the data, and then from there, we try to make the best decision based on that data. Ano yung best na CPU? Ano yung best value for money? Yun yung gusto kong approach na sana makita sa election. Hindi battle of personalities, colors, drone armies, drone shots, hakot crowds, lahat ng mga propaganda na wala namang kinalaman sa mga suliranin ng bansa. Sa makatuwid, nandito ang apat na concrete na issues na tingin ko kahit sinong kandidato kaya nilang i-address. Ang problema, walang matapang natitingin sa mga issue na to na mga ngako na ayusin kasi marami silang mababangga. Pero since hindi naman ako tumatakbo and data-driven nga yung approach natin, the best decision for the best number, hindi natin kailangan sumipsip to a particular voting class, kaya natin suriin yung mga issue na to. This isn't a video for or against any candidate, kaya nga nag-striptease ako, tinatanggal ko yung mga kulay, makaputi lang ako, para visually and orally, in-emphasize ko that this is about the issues, not any candidate. Actually, gusto ko talaga maghubad to make the point. Pero pinagbawal ako ni Mrs. kasi nakakahiya daw tiyan ko. Number one, Metro Manila is a mess. And it's a mess because it has so many different voices with their own agendas and rules. Kahit simple traffic rules, hindi maka-coordinate. Yung ibang jurisdictions may windows para exempt sa color coding, pero sa Makati, wala. Kung nahuli ka sa Manila, and then let's say umuwi ka sa Pasay, tapos nahuli ka ulit, either malas ka lang, or mahilig ka talaga maglabag sa batas trapiko, maaari na matiket ka pa ulit for driving without a license. Kasi ayaw tanggapin ng traffic enforcer sa isang jurisdiction yung isang ticket na inissuean pa sa isang jurisdiction. Sobrang gulo, eh ilang kilometro lang ba yung biyahe mo? Anong magagawa natin? Let's make Metro Manila into just one LGU. Isang mayor, isang council, isang boses, isang pinuno lang na magsasabi na, oh, ito pwede, ito hindi. Ease of doing business would also greatly improve in that scenario kasi standardized na yung magiging business permits, applications, lahat ng kailangan mo sa City Hall, standardized na siya para sa buong Metro Manila. Gaganda rin yung zoning kasi maayos na talaga natin yung residential areas versus commercial areas. Kaya traffic sa EDSA kasi pinalibutan to ng malls. Pero kung isang LGU lang yung Metro Manila, in the future, maayos natin yung further developments. Na malinaw, ito residential, ito commercial. Maa-abolish na rin natin yung MMDA kasi coordinating council lang siya. Wala na siyang i-coordinate kasi isang LGU na lang yung Metro Manila. May magsasabi na masyadong malawak yung Metro Manila, hindi kaya nung isang tao lang. But actually, Mayor Duterte is a good counter-argument for that. 620 square kilometers or so yung Metro Manila, pero yung Davao, 2,444 square kilometers. Ang lawak ng Davao, isa lang yung mayor niya. And love him or hate him, marami naman nagsasabi na naayos talaga ni Mayor Duterte yung Davao, yung peace and order situation. So may mga examples na galing sa bansa natin na kaya naman. Isa pang halimbawa si Mayor Hagedor ng Puerto Princesa, 2,300 or so square kilometers. Namahala siya from 1992 to 2001, tapos hindi na ulit siya makatakbo dahil sa term limits. Pero yung sumunod sa kanya, na-recall. Tumakbo ulit siya, nanalo, at pumanig yung Supreme Court sa kanya. Sinabi ng Supreme Court na yes, pwede ulit tumakbo si Mayor Hagedor. So namahala ulit siya for another 9 years. 18 years total siya as mayor at maraming nagawa yung administrasyon niya. Maraming humanga sa paraan niya ng pagtakbo ng Puerto Princesa. So it's a question of size and complexity. May mga halimbawa tayo na kaya naman, kaya ng isang mayor. At maayos naman yung pagtakbo nila. Pero ayon sa batas, dapat yung isang territory, kapag may X number of citizens na, city na yon or highly industrialized city, or kahit anumang terminology, at dapat may mayor yun. Totoo yun, edi palitan natin yung batas. Palitan natin yung konstitusyon kung kailangan. Hindi dapat hadlang na, eh sabi sa batas, hindi pwede. Maaring amend yung batas, palitan natin.
if it's not working, let's try something new. And definitely, Metro Manila is not working. Pero walang kandidato magpo-push para dito kasi kakalabanin nila yung 16 different mayors ng iba't ibang LGU that make up Metro Manila. Katakot-takot siguro yung ingay, yung reklamo na maririnig nung kandidato na magpo-push para dito. Siyempre, lahat ng mga mayor ng iba't ibang LGU ng Metro Manila, kanyi-kanyang kaharian yun. Kanyi-kanyang mga investments. Marami na silang nagastos para maging mayor. Ayaw nila matanggal yun sa kanila. No candidate probably will sadly ever push for this. But as an ordinary citizen, buong buhay ko nandito ako sa Metro Manila. At sa tingin ko, marami talagang magbe-benefit dito kung ginawang isang syudad na lang ang Metro Manila. Number 2, universal record keeping for government agencies. Simple lang na halimbawa. Nung binili ko yung sasakyan ko years ago, yung unang rehistro ng dealer sa LTO Marikina. Nakatira ako sa Makati, and then nung kailangan ko nang i-rehistro yung kotse, i-renew yung registration, hindi pala pwede sa LTO Makati. Pumunta pa ako sa LTO Marikina, at re-request ko yung LTO Marikina, ilipat yung records to LTO Makati. Isipin mo, kung let's say galing ako probinsya, bumili lang ako ng kotse dito, ano na mangyayari kung nasa Pampanga ako, nasa Cebu, tapos malalaman ko na, uy, yung record pala ng kotse ko nasa LTO East Ave. Hindi ko na kaya bumalik sa Metro Manila para lang ayusin yung records ko. Paano ko na i-re-register ulit yung kotse? Or sa panghalimbawa, may nagkwento sa akin, nagbayad sila sa BIR. Ang problema, maling RDO. So, tama, nagbayad naman sila ng buwis, pero ayaw i-credit kasi pinapahirapan sila ng RDO kung saan sila nagbayad na ilipat or ipaalam dun sa tamang RDO na, oh yes, nagbayad na to si taxpayer na to. Dalawang simpleng halimbawa, both real-life examples na parang nakakainis, di ba? Gusto mo sumunod sa batas, gusto mo magbayad ng buwis, gusto mo magrehistro ng kotse. Pero pinapahirapan ka ng mga agencies. Eh lahat naman yung national agencies, di ba? 2022 na tayo ngayon. Wala bang internet yung LTO? Wala bang mobile phones yung BIR? Kung physical documents yan, ba't hindi pwede i-courier? Sino yung nahihirapan? Hindi yung gobyerno, yung mga mamamayan. Na gusto naman sumunod sa batas, gusto naman sumunod sa patakaran, pero hindi maayos yung record keeping ng government agencies. May magsasabi na, eh, imposible talaga. Alam mo, gaano kadaming Pilipino? Ayusin ba yun nung ahensya na kailangan palipat-lipat pa? But we have daily examples na kaya naman yung record keeping na ganyan. Yung mga bangko. Kahit sinong bangko sa Pilipinas, kahit saan ka mag-deposit, lalabas yun sa account mo. Let's say, nasa BPI Jensen ka, nag-deposit ka noong 1,000 pesos. Kahit home branch mo, BPI Green Hills, lalabas yung 1,000 pesos na yan sa account mo. Kaya naman. Simple lang naman yung records, di ba? Nagbayad ka nung buwis. O, credit sa TIN mo. Pero bakit pa kailangan awayin yung mga RDO? Pero mahirap gawin to in real life kasi ayun, syempre, bureaucracy, red tape, paperwork. Mahilig yung gobyerno natin dun. Kasi hindi naman sila yung napeperwisyo. Tayo yung napeperwisyo. Number 3, tanggalin natin yung senior citizens benefits. Oh boy, here we go. Politicians love senior citizens benefits, but it's not because they love the senior citizens. They love it because it makes the senior citizens love them. Sobrang favored voting class yung mga senior citizens kasi bumoboto talaga sila. Maasahan mo sila. Hindi sila kagaya ng mga kabataan na baka hindi pa registered or ka-computer lang computer, hindi naman yung lalabas pag election day. Yung mga senior citizens, maaasahan mo talaga sila. And to be honest, hindi ako galit na sumisip-sip yung mga politicians sa mga senior citizens. It's a great move. Sobrang strategic nung nakaisip nun. Pero galit ako kasi yung pera na ginagamit nila pang sip-sip, hindi galing sa kanila. Galing sa atin. Galing sa buwis na binayad natin. Kasi hindi libre yung mga senior citizens benefits na yan. Lost income yun sa gobyerno. Malaki yung nawawala sa gobyerno kasi double yung benefits ng senior citizens. Hindi sila nagbabayad ng VAT, plus may discount pa sila. Suriin natin ha. Simple transaction lang, let's say 150 pesos yung isang movie ticket. Kasama rin yun sa benefits. Una, wala silang VAT. So mawawala dun 16 pesos and 7 cents. Pagkatapos nun, may 20% discount pa.
kaltas tayo noon, 26 pesos and 78 cents. Yung total na mawawala sa price of 150 pesos is 42 pesos and 85 cents or almost one-third of the cost of the movie ticket. Siyempre, hindi malulugi yung gobyerno. Saan makuha yung 42 pesos and 85 cents na yan? Sino magbabayad? Ako magbabayad, ikaw magbabayad, tayo magbabayad. Tataas yung ibang taxes to make up for the shortfall caused by the lost income of the senior citizens' benefits. Again, balik tayo sa general rule that the greatest benefit for the greatest number. As of 2019, may around 9.4 million senior citizens out of a total population of around 108 million. So mga less than 10% lang yung population ng Pilipinas yung senior citizens. And yet, laking economic burden yung senior citizens' benefits na binabayaran ng mga non-senior citizens. Ang sama ako naman, ba't ba ako anti-tanders? Hindi actually ako anti-senior citizens. Naniniwala naman ako na dapat natin sila tulungan. But the current scheme is not the way. Senior citizens' benefits are not the way. Una, the majority of seniors should already have pensions. Kaya nandun yung SSS, kaya nandun yung GSIS. Kung kailangan pa ng mga senior citizens natin nung dagdag allowance para sa mga gastos nila, edi giwain natin universal basic income. Hindi lang yung mga seniors yung may allowance, kundi lahat ng tao above 18, let's say 5,000 pesos a month, may allowance na galing sa pamahalaan, na tayo na bahala, yung citizen mismo ang bahala kung saan niya gagastusin to, kung iipon ba niya, kung gagastos niya sa commute, sa pagkain, sa paglibang sa movie. And a universal basic income is great because it allows income to circulate. Yan yung gusto ng mga ekonomista, that the money generates economic activity. Hindi lang naiiwan sa budget ng gobyerno. So, kailangan nung dagdag allowance sa mga senior? Okay, pero ibigay natin yung allowance sa lahat. Universal basic income is a really interesting experiment na, well, baka hindi gusto ng mga politiko kasi mawawalan sila ng budget. Imbis na yung pera, hawak ng politiko, hawak na natin na disburse sa mga mamamayan. Pangalawa, kung yung habol natin na yung mga senior citizens matulungan sa medical expenses nila, eh ba't hindi na lang natin gawin na lahat matulungan? Itupad natin ang universal healthcare. Kasi hindi lang naman yung mga senior citizens nagkakasakit. Hindi lang naman yung mga senior citizens nagkakaroon ng operasyon na kailangan ng daily maintenance. Kung yan yung habol natin na matulungan yung mga seniors natin sa mga medical expenses nila, eh ba't hindi na lang lahat tulungan natin? Yung maganda sa insurance, the more people who are insured, the less yung babayaran natin. That's the way insurance works. The greater the insurance base, the more people are paying for the expenses of the entire pool. Mas malawak yung pool, mas konti yung babayaran mo. So universal healthcare would protect not just senior citizens, but everybody, from the young to the old alike. Kung ang layunin na tulungan natin ang mga senior citizens, may ibang paraan na baka mas epektibo. Pero syempre kasi, maganda pakinggan, senior citizens benefits. Para lang dun sa mga senior citizens, ang galing talaga sumipsip. I mean, kung senior citizen din ako, syempre, iboboto ko yung politiko na nangako na yung mga senior citizens magbe-benefit sa akin. And you can see it every election cycle, every politician trips over themselves to add a new benefit. To add something na, oo, sagot yun ng gobyerno. Pero hindi yun sagot ng gobyerno. Sagot natin yan. Sagot ng mga mamamayan na nagbabayad ng buwis. Ako at ikaw. Number 4, pagbawalan na natin yung political dynasties. Walang pamilya, or klase ng mamamayan, or graduate ng elite school, or kahit sino man may monopolyo sa magandang pagtakbo sa pamahalaan. Pero, kada eleksyon, tingnan mo sino yung mga tumatakbo, pare-pareho lang yung mga apelido nila. Sinasabi ng mga to, eh, nahalal naman ako. Tumakbo ako sa eleksyon, ako yung pinili ng mga botante. Totoo yun, pero yung hindi sinasabi sa'yo, hindi patas yung laban. Kung yung pamilya mo matagal na sa pwesto, syempre sanay ka na sa pagtakbo ng kampanya. May mga leader ka na sa mga barangay, sa iba't ibang LGU. At marami ka na mga election lawyers on speed dial. Yung bagong kandidato versus yung kandidato na galing sa political dynasty, parang student driver yan versus race car driver. Kahit sabihin natin na same racetrack, pareho pa yung kotse na gamit nila, siyempre mananalo yung race car driver kasi mas experienced siya. Alam niya paano magpatakbo ng kampanya.
alam niya yung kiliti ng mga voters, kung sino yung mga senior citizens association sa kailangan niyang lapitan. Nandun si Tito and si Tita and si kapatid, si pinsan na nandun rin sa pwesto na syempre makatulong din sa pagtakbo niya. Newbie versus political dynasty, it's not a fair fight. Parang laundry list talaga kung bakit sobrang nakakasama yung mga political dynasties. These are just several reasons. Number one, they give a sense of entitlement. Lolo ko mayor, tatay ko congressman, kapatid ko konsehal. Eh di syempre, karapat dapat lang na ako governor. The more people from the same family rule in the same location, the more they think that they're entitled to the office. Hindi ito eleksyon, formality na lang yung eleksyon, parang crowning siya of political royalty. Two, they block new blood from offering new ideas. Kasi syempre kung na-elect ka, na-elect yung buong pamilya mo, bakit mo papalitan yung sistema? Kasi kuha mo na yung kiliti ng sistema eh. Buong pamilya mo, nandun na. Wala kang incentive to change things because the current system works so well for you. Di na bale if the current system does not work well for its citizens. Kung hindi nakikinabang yung sambayanang sa current policies, saka na yan, at least kami, yung mga political families, nakikinabang. Number three, political dynasties make government into a business. The business of business is making money. Kaya ka nagnenegosyo para kumita. Paano ka kumikita kung yung family business mo ay politika? Definitely hindi sa sweldo mo. Maliit yung mga sweldo ng mga politiko natin. And yet, ang daming tao, every election, nangako na, di, gusto ko lang talaga manilbe. I just want to serve. Gusto ko naman mag-give back. If the family business is getting elected, at hindi sila nakikita sa sweldo lamang, paano nga ba sila kumikita? Ayun, apat na suggestions na maaring itupad ng kahit sino mang kandidato, kahit anong kulay nila. Pero malamang walang gagawa nito kasi yun nga, marami kang makakaaway, marami kang mababangga, hindi ka mahahalal kung pinush mo yung mga to. But again, I'm not running. And if we take a data-driven approach, I think these four suggestions have merit. To be honest, medyo technical yung mga issue na to. Hindi sila sexy issues. Hindi sila yung mga tipong mga pangako na, oo, maaaring makabalik lahat ng mga OFW sa atin kasi 100% makakasukuha sila ng trabaho dito sa atin. Or hindi ito yung mga pangako na, yes, syempre, tatauubin natin yung China, makukuha ulit natin yung Mischief Reef at yung mga islands na karapat dapat talaga sa atin. These are not top-of-mind issues. These are administrative, technical, boring issues. Pero yun nga, kung habol natin the greatest good for the greatest number, sana wag lang tayo puro personality-based. I could be wrong, pero maraming suliranin yung bansa natin and business as usual is not working. Let's try something new. And so this is my small way of suggesting new ideas because the old ideas are definitely not working. Pag-isipan natin ng maigi sino baboto natin sa Mayo. And if you have unpopular ideas that you think would really benefit our country, I'd love to read them in the comments. TFW.